Bumilib si Japan Team Captain Sarina Koga sa Tangkad at Bilis ng Philippine Women's Volleyball Team sa tune-up game nila. Napabilib rin kaya ni Tots ang mga Japanese scouts at maging import sa Japan. Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Matapos sa mga pahayag ni Adjarpon Kongyot ng Thailand sa Pilipinas na kailangan pa ng practice, emistulang iba naman ang tono ni Japan Team Captain Sarina Koga sa Pilipinas. Ayon sa 5'11 spiker, napabilib ang mga Japanese sa tangkad at pagiging agresibo ng ating pambansang koponan na nagbigay challenge sa kanila sa third set ng kanilang tune-up game. The Philippines has taller players now and they're really aggressive totally. Defense, offense, everything, they are aggressive. Dahil sa papuri na yan ni Koga, positibo pa rin ang naging pananaw ng team. Dahil hindi man sila nakasilat ng set kontra sa VNL undefeated team, eh nadikita naman natin sila sa ilang bahagi nga ng laro lalo na sa third and fourth set. Looking forward ang Japanese captain sa suporta ng Pinoy fans para sa kanilang team sa VNL 2022 Week 2 campaign nila sa Smart Araneta Coliseum. I'm very happy with the support we get here in the Philippines. Today, there are a lot of people who watched us and it was a good atmosphere. Yan ang mga pahayag ni Japan Team Captain Sarina Koga. Samantala, sa nasabi ng laban ang tunay nagbigay ng atensyon sa madla ay si reigning PVL MVP Tots Carlos na naging top scorer ng Pinas laban sa Japanese team. Ngayon, iniisip ng ilan kung may chance kaya si Carlos na sundan ng yapak ni Jaja Santiago bilang Pinay import sa Japan. Well, marahil napabilib ang mga Japanese sa performance ni Tots, pero hindi nito nangangahulugan na import caliber na siya para sa stacked V-League season. Hindi kasi kukuha ang Japan ng mga open spiker players sa kahit na anumang lugar sa mundo. Mataas na kasi ang tiwala at level ng mga local open spikers nila sa Japan. Bukod dyan, hindi rin naman ganung katangkad si Tots tulad ni Jaja na marketable dahil sa height. Mas hanap ng mga Hapon ang matatangkad na middles at efficient opposite spikers sa team. But who knows, di ba? Basta bigyan lang ng exposure si Tots sa national team, eh malay natin, may chance hindi lang sa Japan, kundi sa iba pang Asian countries. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on upcoming videos.